Hello po, si Nathan po ito and good day or good evening po sa inyo dyan kung nasaan man po kayo. So ito pong mapapanood nyo ngayon ay ito po yung 4,227 square meter na farm lot with lots and lots of fruit bearing trees, especially yung lansones. Dami niyang lansones. Nasa mga mahigit 150 plus na lansones po yung nandito na native, and then may mga ilan niyog. Okay, and may ilang santol din, pero more on major talaga dito is lansones. So meron po itong revenue or income from harvest. So itong nakita nyo ngayon, frontage po yan. Mahaba po yung frontage nya. Mula dun sa paglampas sa kanto po dun, kakaliwa ng konti, nandun na yung muhon. And then dun sa kinatatayuan nila, ayun, eh kita nyo po ba? Ayun, may mga tao dun, yung mga kasama namin. Hanggang dun po yung duluhan ng frontage. So kasama pa rin po itong side na to. Yan, side na yan. Yan, kung nakikita nyo. So patag naman po yung terrain nya. Patag na patag level naman po sa kalsada. And on the back side, medyo hilly kagaya nito. Pero konti lang naman. Konti lang. Ito kasi generally hilly na. Pero dito sa part na to, patag siya. Patag talaga siya. So itutur ko naman po kayo eh. And bago po tayo pumasok sa loob, kung anong surroundings or environment nandito, ayan, linya ng kuryente, source o water source ng tubig, meron po dito. Kung nakikita nyo po, nandito po yung tubo sa gilid na to. So, pwede, dyan ho yung linya ng tubig. And then, kapitbahay. Ito, kapitbahay po ito. Sabi na sa akin, taga Cavite po ang bumili nito. Kami bili lang din. So, yan. I mean, taga Cavite pala po ang bumili nito. So, ginawa nilang farm, kagaya doon sa ilalim, o silong ng kubo, nilagyan nila ng net para sa mga manok, parang free range chicken. So ideally, pwede rin kayong gumawa ng ganito eh. Pwede rin kayong gumawa ng ganito. Anyway, balik po tayo dito sa ating subject. Papasok po tayo bahagya. Then i-explain ko sa inyo later on lahat pa ng ibang detalye. So ito po ay titled property. And then yung shape niya, sa mga mag-i-inquire po, i-re-reply ko na lang sa comment. Kasi hindi po siya perfect, hindi ko ma-describe, pero may mga bato naman po, may mga mohon. Hindi po siya perfect square, may mga kanto-kanto. Pero okay naman, no? Spacious naman. Ayan, so, kasama yung side na yan, so pasok tayo. So dito nila, dito nila pinapark ng mga tao. Kasi yung mga tao dito, magkakamag-anak. Ayan, so dito nila pinapark yung Ferrari nila. Opo, Ferrari. Mamaya, papakita ko sa inyo yung mga Ferrari nila dito. Dalawa nakita kong Ferrari dito. Literal, totoong Ferrari. Yung logo. Sorry. Okay. Pwede naman magbiro, kahit konti lang. Yan, ito na yung sentro. Ito na yung sentro, yan, nandito. And yun ang isang Ferrari. Yung kabayo nila. Ayan. So, yan o, isa dito nila pinapark o tinatali yung kanilang mga kabayo. Yan, yan po yung Ferrari. Then yung isa nandito eh. Ayun, yun nandun sa likuran. Hindi lang kita, pero ito pinapoint ko to. Yun siya. Wide camera kasi gamit ko ngayon. Kaya medyo malayo yung distance nung screen, nung angle. So, yan po, puro lansones. Yeah, may mga niyog din. Marami din po mga niyog. So, gaya po ng sinabi ko nga, patag na patag po siya dito. Yun, kalsada na po kasi yun. Patag po yan. Then, ito yung part na hili na. Yan lang, yung ito totong side na yan. Konti lang po. Ang ganda po, ang ganda. Lalo na pag nalinisan to, nako. Grabe, tingin ko mag-outstand lalo yung nito, yung ganda nito. Talagang ma-appreciate. For sure po yan. And then, yan, para makita nyo na rin kung ano yung mga damong tumutubo dito. Ayan. So, talagang greeny scenery. So, mamaya naman, exit ako dun sa... Ito pala, may isa pang Ferrari dito. Hello? Ayan. So, babalik na po ako sa kalsada. Kasi halos generally na napakita ko na sa inyo kung anong meron dito sa loob.
So dito naman tayo sa kabilang end. At makikitaan tayo kay Ferrari number 1. Nakikidaan po. Ayan, nakidaan tayo kay sir, nagpaalam tayo. So yung ano pala, ayan, so yung iba pang mga detalye like mobile signal or internet. Yes, okay po. Na-try ko na po ang Globe and Smart. Okay naman po. In-open ko ang aking data connection sa Smart. Yes, okay din ho. Nakaka-receive po ng good reception ng data. Sa ngayon, wala pa po silang yung subscriber line like PLDT o Converge or Globe na yung fiber, wala pa po. So, pwede ho, pero wireless, okay po ang ano, internet signal sa wireless. So, ito na yung isang end kasi po yung ano, ito na po yung bato niya dito sa dulo. Ayan. And then, yan, nakarin natin yung frontage. So, okay naman ho yung lapad doon daan. Pero yun, ma-comment ko lang po sa daan. Kasi from highway nga po ito, na-mention ko, 1.3 kilometers away from National Road mula sa pinaglikuan namin. Yung frontage, di ko na rin mabilang, pero mahaba. Nakikita nyo naman, mahaba talaga ang frontage niya. So, yun, continue ko lang po yung ano sa daan. Along the way, approaching dito, hindi ganito kalapad. May madadaanan kayong mga konting portion lang ng ano, ng nung parang isa lang sakay ng kasya. Then after nun, sapat na salubungan. Pero ganun naman po talaga sa mga barangay o inner barangay road, hindi po talaga nun kasi lapad gaya ng main barangay road. So, sa mga nakatira sa mga probinsya, alam nyo naman po yan, na hindi naman bihira ho. Ito nga ho eh, buti nga po ito, napakalapad. Kaya itong taga Cavite, swerte dahil yung frontage niya, lapad ng daan. So, padiretso dito, mga community na po yan. Community, mga bahayan, mga residente. Actually, may bahay nga din po dun daw. Hindi ko na lang maikot kasi hahaba na yung video eh. Ito, may isang kapitbahay pa rin. And then yun, diretso na po yun. Ayun, may van nga po dun. So, yun po. So, sa lahat po ulit ng nanonood ngayon, i-message nyo lang po ako sa aking page or kontakin nyo po ako sa 0936-954-0107 sa Globe, Viber at saka WhatsApp. And then 0938-673-1588 sa Smart. Okay, salamat po. Salamat. God bless you all po.